Elora, makinig ka sa akin. Buhay ng nanay mong pinag-uusapan natin dito. Kaya mahirap magkaroon ng malaking halaga mula sa pagtatrabaho mo bilang tagaluto sa karinderiya. Kaya ito lang ang trabaho na may o-offer ko sa'yo kung saan ka magkakaroon ng malaking pera. Sambit ni Dina na isang bayarang babae. Napalunok si Elora. Malubha na ang sakit ng kanyang ina. Kaya naman sobrang nangangamba siya. Ayaw niyang mawala sa kaniyang pinakamamahal niyang ina dahil ito na lang ang meron siya. Sige, pumapayag na po ako. Bukas na bukas ay pupunta ako sa club na pinagtatrabahuhan mo. Pikit matang wika ni Elora. Hinawakan siya sa balikat ni Dina. Tandaan mo, Elora, walang masama sa pagiging bayarang babae hanggat wala kang tinatapakang tao at walang sino man ang may karapatang manghusga sa mga bayarang babae. Dahil may mga babaeng hindi naman talaga gusto ang ganitong klaseng gawain. Sadyang kailangan lang kumapit sa patalim. At isa pa, isa rin itong trabaho. Yun nga lang ang hindi marangal. Napalunok na lang si Elora. Pagka-uwi niya, ay nagbihis lang siya tsaka nagpunta na kaagad sa ospital. Halos abuti na ng milyon ang bill nila sa ospital. Sumayan niya sa kanyang ina niya na siya ay lumapit. Mama! Naiiyak na banggit ni Elora. Anak, Elora, alam kong nahihirapan ka na sa sitwasyon natin ngayon. Pero hiling ko lang na sana kung hindi mo na kaya, hayaan mo na akong mamatay. Tutal, matanda na rin ako. Masaya na ako na napalaki kita ng mabuting anak na masipag at mapagmahal. Hayaan mo na lang ako na mawala sa mundong to. Dahil alam kong nahihirapan ka ng dahil sa akin. Mabilis na umiling si Elora. Hindi po, Mama. Hindi ko magagawa yun. Hanggat kaya kong kumilos o gumawa ng paraan para magkaroon tayo ng malaking halaga, gagawin ko. Basta ipangako mo lang sa akin na lalaban ka po. Okay po? Yun lang ang hiling ko, Mama. Huwag mo po muna akong iwan. Hayaan mo muna akong makasama kita ng matagal. Mahal na mahal kita, Mama. At ikaw na lang po ang meron ako. Sambit ni Elora habang umiiyak. Napaiyak na rin ang ina ni Elora. Pinahid niya ang mga luha ni Elora. Sa ospital na natulog si Elora, sa gilid ng kanyang ina. At kinabukasan, nangutang muna siya ng makakain ng kanyang ina. At pagsapit ng gabi, nagtungo na sa kanilang bahay si Elora upang magbihis ng nakakaakit na damit. Handa ka na ba? Tanong ni Dina sa kanya. Huminga ng malalim si Elora. Oo, handa na ako. Pwede kang mamili ng lalaking gagalaw sa'yo. Pwede kang tumanggi kung ayaw mo sa isang lalaking gusto kang makatalik. Basta galingan mo lang ang pagpili. May mga mayayaman dyan at mga galante. Sambit ni Dina habang naglalakad sila. Okay, sige. Salamat sa paalala. Tugon ni Elora. Patay sinding makulay na ilaw, amoy ng alak, mga naghihiyawan at nagsasayawang mga tao ang sumalubong kay Elora nang makapasok siya sa isang sikat na club. Mga negosyante at mayayamang tao ang nagpupunta dito para magliwaliw. Naupo sa isang table si Elora. Naghihintay ng customer na lalapit sa kanya. Nagpalingalinga siya sa paligid. Sobrang bilis ng tibok ng kaniyang puso. Samantala, pagkatapos ng successful na operasyon ni Wayne, naisipan niyang pumunta sa isang club para mag-relax. Pagkapasok niya sa loob, pinalibot niya ang kaniyang paningin. At sa bandang dulo, napukaw ng atensyon niya ang isang babae na may inosenteng mukha ang nakaupo roon. Napangiti si Wayne. Dito na muna ako, Jasper. May nakita na akong babae. Sambit ni Wayne sabay ngisi. Natawa si Jasper. Ang bilis mo naman. Sige, enjoy your night. Galingan mo. Natatawa namang tumango si Wayne at saka naglakad patungo sa babae. Umupo sa harapan ng babae si Wayne. Napatingin ang inosenteng mukha nito sa kanya. Hi, I'm Wayne. And you? Napakurap ang babae. I'm Elora.
Halos mautal-utal na sagot nito sa kanya. Mag-isa ka lang dito? Bakit ka pala nandito? Tanong ni Wayne kay Ilora. Napalunok si Ilora kasabay ng panginginig ng kanyang kamay. Parang gusto niyang umatras, pero iniisip niya ang kalagayan ng kaniyang ina. Oo, mag-isa lang ako at naghahanap ng customer. Mahinang wika ni Ilora. Ngumisi naman si Wayne. Pinagmasdan niya ang inosente ngunit magandang mukha ni Ilora at nadako ang paningin niya sa malusog nitong dibdib. Well, nandito na ako at ako ang customer mo ngayong gabi. So, pwede na ba kitang makasama ngayong gabi para simulan ang dapat nating gawin? Nakangiting wika ni Wayne. Dinala siya ng binata sa condo unit nito. Pagkarating nila doon, binuhat siya ni Wayne at saka nagsimulang paghahalikan. Dahil doon ay biglang napaiyak si Ilora. Huminto naman si Wayne sa kanyang ginagawa at naguguluhang tumingin kay Ilora. Bakit ka umiiyak? Takang tanong ni Wayne sa kanya. Inayos ni Ilora ang kanyang sarili. Pagkatapos ay bumangon siya sa kama at yumuko. I'm sorry. Hindi ko talaga gusto ang bagay na to. Napilitan lang ako. Umiiyak na sambit ni Ilora. Kumunot ang noo ni Wayne. Ha? Anong ibig mong sabihin? Bakit nandun ka sa club kung ayaw mo naman palang makipagtalik? Nagangat ng tingin si Ilora at diretsong tinitigan si Wayne sa mata. May sakit ang mama ko at malaki na ang bill namin sa ospital. Naisipan ko lang na magpunta sa club na yon dahil sa pagiging desperado ko na magkaroon ng malaking pera. Pero hindi ko pala kaya. At saka hindi naman talaga ako bayarang babae. At wala pa akong karanasan sa ganito. Nawalang bigla ang init sa katawan ni Wayne. Napaupo siya sa tabi habang nakatingin kay Ilora. I'm sorry. Sambit ni Ilora sabay pahid ng kaniyang mga luha. Bumuntong hininga si Wayne. Naisip niyang tulungan si Ilora pero hindi siya papayag na walang kapalit. Isa akong doktor. Biglang sabi ni Wayne. Nanlaki naman ang mata ni Ilora. Talaga? Marahang tumango si Wayne. Yes, and I have an offer for you. Handa akong tulungan ka, pero hindi ako papayag na walang kapalit. Napalunok si Ilora. At anong kapalit? Babayaran ko ang bill niyo sa ospital. At pagkatapos, ililipat natin ang mama mo sa ospital ko. Kung saan, dun ko siya gagamutin. I will do my best para gamutin ang mama mo. At bilang kapalit, ikaw mismo. Isang gabi ang kapalit ng gagawin kong pagtulong. Diretsahang sambit ni Wayne. Napalunok si Ilora. Hindi niya alam kung kakayanin niya bang makipagtalik at ibigay ang kanyang sarili sa taong hindi naman niya kilala. Pero ito lang ang pinakamadaling paraan para magamot ang mama niya. Ano? Pumapayag ka ba? Sambit ni Wayne sabay tayo. Muling napalunok si Ilora sabay tango ng marahan. Sige, pumapayag ako sa gusto mo. Sad niya kasabay ng pagtulo ng kanyang luha. Agad naman niya iyong pinahid. Okay, fine. Ayusin mo ng sarili mo. Pupunta natin ngayon ang mama mo. Titingnan ko ang kalagayan niya. At pagkatapos, ihahatid na rin kita sa inyo para makapagpahinga ka. Wika ni Wayne, sabay alis sa harapan ni Ilora. Muling napaiyak si Ilora. Hindi niya akalain na aabot siya sa ganitong gawain. Pero wala na siyang maisip na ibang paraan. Kaya naman, ihahanda na niya ang kaniyang sarili. Nang makarating sila sa ospital kung saan nakaratay ang mama ni Ilora, kaagad tiningnan ni Wayne ang kalagayan nito. At pagkatapos, ay umalis na rin siya dahil hindi naman uuwi ng kanilang bahay si Ilora. Isang araw ang lumipas. Nabayaran na ni Wayne ng hospital bill nila Ilora. At pagkatapos, nailipat na sa sariling ospital ni Wayne ang ina ni Ilora. At doon na ito ginamot. Anak, anong ginawa mo? Paano tayo nakapagbahid sa ospital? At paano ka nagkaroon ng malaking halaga para maipagamot ako? Malumanin na wika ng ina ni Ilora.
Hinawakan ni Ilora ang kamay ng kaniyang ina. Mama, huwag na po kayong magtanong pa. Ang importante ay maayos ng kalagayan niyo at ang kailangan niyong gawin ay magpalakas. Hindi na muling nagtanong pa sa kanya ang kaniyang ina. At ilang araw ang lumipas, nakauwi na sila ng bahay. Isa kasing magaling na doktor si Wayne. Binilhan sila ni Wayne ng pagkain para may stock sila sa kanilang bahay. Ano, handa ka na ba? Tanong ni Wayne sa kanya. Marahang tumango si Ilora bago tuluyang sumakay sa sasakyan ni Wayne. Malalim siyang bumuntong hininga dahil wala na talagang atrasan ang gagawin niya. Isang linggo matapos may mangyari kina Wayne at Ilora, hanggang ngayon ay nararamdaman pa rin ni Ilora ang mainit na haplos ni Wayne sa kaniyang katawan. Ilang beses siyang inangkin ang binata. Tila nga wala siyang maayos na tulog dahil nagigising na lamang siya ng gumagalaw na sa ibabaw niya si Wayne. Oh, ano? Sasama ka ba sa akin sa Maynila? Tanong ni Barbie sa kanya. Ito ay matalik niyang kaibigan. Tumango si Ilora. Oo, kailangan ko ng trabaho na may maayos na kita. Ayos lang naman daw kay Mama. At saka, sa bahay niya muna patitirahin ang pinsan kong babae para may kasama siya. Tumango si Barbie. Mabuti naman kung ganon. Bale, magpapadala ka na lang sa mama mo. Siyempre mahirap nang umuwi ka pa dahil mahalang pamasahe tapos hassle pa. Oo, ganun na nga lang. Tuloy na ba bukas ang alis natin? Tanong ni Ilora sa kaibigan. Oo, tuloy na. Kulang kasi sila sa tao. Sikat kasi yung restaurant na yun sa Maynila. Kaya yun, need ng maraming crew. Tugon ni Barbie. Kinabukasan, maagang umalis silang magkaibigan at pagkarating nila sa bahay na inupahan nila, nag-ayos lang sila saglit at saka nagtungo sa restaurant na pagtatrabahuhan. Mabuti na lang medyo mabait ang amo natin. Yung iba kasi masungit, talagang pagsasabihan ka ng masasakit na salita. Sambit ni Barbie habang naglalakad sila pa uwi. Oo nga eh, kaya pag-iigihan ko ang pagtatrabaho. Talagang magtitipid ako para malaki ang maibigay ko kay Mama. Sabi naman ni Ilora. Samantala, matapos ang kini ni Wayne si Ilora, hindi na mawala sa isip niya ang dalaga, na parang gusto niya pa itong muling maangkin. At dahil doon, pinuntahan niya ito sa kanilang bahay. At laking gulat niya nang malamang wala na pala ito doon. Umalis ito para magtrabaho. Hindi na lang nag-abala pang hanapin ni Wayne si Ilora. Pero sa totoo lang, gusto pa niya itong muling makita. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Tanong ni Jasper kay Wayne. Bumuntong hininga si Wayne. Wala lang. Naisip ko lang si Ilora. Ang babaeng nakatali ko kapalit ng paggaling ng mama niya. Ah, okay. So anong meron sa kanya? Nakataas kilay na tanong ni Jasper. Ewan ko ba, pero parang gusto kong maging close kami. Kumbaga, parang gusto ko siyang makilala. Sambit ni Wayne, sabay hawak sa ulo. Tumawa si Jasper. Huwag mong sabihin sa unang tikim, nabihag ka niya. Marahang umiling si Wayne. Hindi naman sa ganun. Basta, gusto ko lang mas makilala pa siya. Nagkibit-balikat na lang si Jasper. Kasalukuyan silang nasa club ngayon. Nakatanaw lang si Wayne sa mga babaeng nagsasayaw sa hindi kalayuan mula sa pwesto niya. Pero hindi naman siya naaakit sa mga ito. Lumipas ang ilang linggo. Tila may kakaibang pagbabagong nararamdaman si Ilora sa kaniyang sarili. Madalas siyang nahihilo, nasusuka at madaling mapagod. Madalas din siyang antukin. Hindi naman siya ganoon. Ilora, hindi naman sa ano ha, pero bakit yung nangyayari sa'yo sign ng pagbubuntis? Biglang sabi ni Barbie sa kanya. Nanlaki ang mata ni Ilora sa gulat. Ha? Pagbubuntis? Gulat na wika niya. Oo, palagi ka nagsusuka, nahihilo at antukin, tapos mayat mayari ng pag-ihi mo. Ganyan na ganyan ang ate ko nung buntis siya. Huwag mo sabihin sa akin na buntis ka. Hindi pa't wala ka namang boyfriend?
At saka sinabi mo sa akin na virgin ka pa, hindi ba? Kunot noong wika ni Barbie. Napalunok si Ilora. Kaagad siyang nagtungo sa kanyang kwarto at saka kumuha ng pera. Bumili siya sa butika ng pregnancy test. At pagkatapos, mabilis siyang naglakad pa uwi at saka dumiretso sa kwarto. Nanginginig ang kalamnan niya habang naghihintay ng resulta. Napaiyak na lamang siya nang makita ang dalawang guhit sa dalawang pregnancy test na binili niya. Oh, anong resulta? Tanong ni Barbie nang makalabas siya ng banyo. Nagsimula nang umiyak si Ilora at saka ipinakita kay Barbie ang pregnancy test. Nagulat naman si Barbie nang makita ito. Buntis ka? Pero paano? At bakit? Nanlalaking matang tanong ni Barbie sa kanya. Naupo si Ilora at pagkatapos ay huminga siyang malalim. Ikwento niyang dahilan kung bakit siya nabuntis. Alam mo, wala akong karapatan na husgahan ka ngayon dahil yun pala ang dahilan kung bakit ka nabuntis. Pero bakit hindi man lang gumamit ng proteksyon ng lalaking yun? Inis na tanong ni Barbie. Gumamit naman siya, pero ilang beses na may nangyari sa amin ang araw na yun. Kumbaga walang pahinga. Siguro sa sobrang saya niya sa ginagawa niya sa akin, nakalimutan niya magsuot ng kondom. Paliwanag ni Ilora. Napakamot ng ulo si Barbie. Eh bakit naman pumayag ka na gamitin ka niya ng walang proteksyon? Paano ka niyan? Pinahid ni Ilora ang mga luha niya. Pagod at antok na antok ako ng araw na yon. Hindi ko na nga magawang imulat ang mga mata ko eh. Hinayaan ko na lang siya sa ginagawa niya sa akin. Siguro, sinulit niya ng sobra dahil malaking binayaran niya. At ngayon, wala akong ibang magagawa kundi ang palakihin ng batang yan. Barbie, please, huwag mong sasabihin kahit kanino. Kahit sa amo natin ngayon, kapag nahalata na ang tiyan ko, doon na ako magre-resign. Bumuntong hininga si Barbie. Okay, sige, huwag kang mag-alala. Tutulungan na lang din kita. Pero mahirap magpalaki ng anak mag-isa. Sino bang ama niyan? Napalunok si Laura bago magsalita. Si Wayne. Wayne de Guzman. Nanlaki ang mata ni Barbie dahil sa kaniyang narinig. Sira ka? Uwe, as in siya talaga? Marahang tumango si Ilora. Oo, siya nga. Napahawak sa bibig si Barbie. Kilala kong lalaking yun dahil sa kaibigan ko. Crush na crush niya kasi si Wayne. At kilala ang lalaking yun dahil sa pagiging magaling na doktor at mayamang tao. Kilala rin yun sa pagiging babaero. Walang babaeng tumatagal kay Wayne dahil nagsasawa siya kagad. Tapos siya palang nakabuntis sa'yo? Bumuntong hininga si Ilora. Yun na nga eh. Kilalang tao siya. At sigurado ko na hindi niya matatanggap na may anak kami. Kaya itatago ko na lang sa kanya to. Bahala na kung balang araw malaman niya na may anak kami. Basta't hanggat kaya kong itago, itatago ko ang anak namin. Palalakihin ko na lang to ng maayos at puno ng pagmamahal. Nakaramdam ng awa si Barbie sa kaniyang kaibigan. At humanga rin siya kay Ilora dahil nagawa nitong isakripisyo ang sarili para sa kaniyang ina. Alam mo, hanga ako sa pagiging matapang mo dahil nagawa mo magsakripisyo para lang madugtungan ang buhay ng mama mo. Kaya huwag kang mag-alala. Nandito lang ako para sa'yo. Tutulungan kita, Ilora, sa abot ng aking makakaya. Nakangiting sabi ni Barbie. Napaiyak naman si Ilora. Mahigpit niyang niyakap ang kaniyang kaibigan. Sa isip niya, ang swerte niya dahil nagkaroon siya ng kaibigan na katulad ni Barbie. Mabilis na lumipas ang panahon. Unti-unti nang lumaki ang tiyan ni Ilora. Kaya naman agad na siyang nag-resign sa trabaho. Si Barbie muna ang sumuporta sa kanya. Nahihiyaman siya sa kaniyang kaibigan pero wala siyang magawa. Kaya naman, ipinangako niya kay Barbie na babawi siya sa pagiging mabuti nito sa kanya. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano pa dyan. Hindi mo kailangang mahiya sa akin. At saka wala naman akong ibang binubuhay kundi ang sarili ko lang. Sila ate naman ang nagbibigay sa mga magulang namin. At kaya naman ako nagtatrabaho dito dahil ayoko nang umasa pa sa kanila. Sambit ni Barbie habang nagsasalansa ng mga pinamili. Tipid nang umiti si Ilora.
Pasensya ka na, Barbie, kung naging pabigat pa ako sa'yo. Nagkaroon ka pa ng palamunin. Kahit na ayokong makaramdam ng hiya sa'yo, hindi ko kasi talaga mapigilan. Dahil nakakahiya naman talaga na umaasa ako sa'yo. Inirapan siya ni Barbie. Para saan pat naging magkaibigan tayo, di ba? Huwag ka nang makulit dyan. Sige ka, maiinis lang ako sa'yo. Pananakot ni Barbie sa kanya. Mahina namang natawa si Ilora at saka tumulong na siya sa pagsasalansa ng pinamili ni Barbie. Nag-grocery kasi ito para sa pagkain nila sa loob ng isang linggo. Lumipas pa ang ilang buwan, tuluyan ang nanganak si Ilora. Hindi naging madali para sa kaniyang mga anak dahil hindi siya masyadong marunong umire. Pero nailabas pa rin naman niya ng normal ang kaniyang anak. Nako, Ilora! Kamukhang-kamukha ng tatay niya! Parang carbon copy! Wika ni Barbie habang nakatingin sa anak ni Ilora. Dapat lang talaga na hindi niya makita ang anak niyo. Dahil magtataka yun kung bakit kamukha niya ang batang to. Kaya dapat talagang hindi kayo magkita ng lalaking yun. Dagdag pa ni Barbie. Hindi naman kami magkikitang talaga. Dahil busy ang lalaking yun. At saka ang sabi mo sa akin ay, ayos naman si mama, hindi ba? Masaya naman siya nakasama ang pinsan ko. Malumanay na wika ni Ilora. Oo, mukhang masaya. Ang sabi ng mama ko, palagi raw nakatawa ang mama mo. Nandoon daw pala yung kapatid niya, kaya siguro masaya ang mama mo dahil may kabanding siya. Sabi naman ni Barbie. Mabuti naman kung ganon, para hindi niya na ako masyadong isipin pa. Basta ikaw nang bahalang magpalusot, sabihin mo na lang palagi na busy ako. Sabi pa ni Ilora. Hindi naging madali para kay Ilora na palakihin ang kanyang anak na mag-isa. Pero pinilit niyang kayanin. At nang lumaki-laki na ang anak niya, pinahinto niya si Barbie sa pagtatrabaho. At si Ilora muna ang nagtrabaho. Si Barbie ang nagbantay ng anak niya. 3 taon na rin ang anak niya kaya pwede na niya itong maiwanan. Hello ma'am, good morning po. Bati ng mga empleyado kay Ilora. Good morning. Tipid na bati niya sa mga ito. Dahil naging maganda ang performance na Ilora sa kumpanya na pinagtatrabahuhan niya, ginawa siyang sekretary ni Mike. Ang hindi niya alam, pinsan ni Wayne si Mike. At isang araw, nagtagpo ang landas nilang dalawa. Good morning, Mike. Long time no see. Wika ni Wayne pagkapasok niya sa opisina ni Mike. Good morning too, Wayne. Kumusta? Babaero ka pa rin ba hanggang ngayon? Nakangising tanong ni Mike. Nanlaki naman ang mata ni Ilora nang makita niya si Wayne. At nang mapatingin si Wayne sa kanya, napalunok ito. Naguguluhan naman na nagpalipat-lipat ng tingin si Mike sa kanilang dalawa. Wait, bakit ganyan ang reaksyon yung dalawa? Magkakilala ba kayo? Naguguluhang tanong ni Mike. Napalunok si Wayne at saka napakamot ng ulo. Oo. Naging pasyente ko ang mama niya sa ospital ko. At naging matagal din ang pananatili nila doon dahil medyo malubha ang sakit ng mama niya. Palusot ni Wayne sabay tingin kay Ilora. Napakurap naman si Ilora sabay tango. Yes po Sir Mike. Kaya ayon, magkakilala po kami. Pagsang-ayon naman ni Ilora. Mahinang natawa si Mike. Well, bakit pa ba ako magtataka kung maraming kilalang babae itong si Wayne? E napakababaero niya. Pabirong sinuntok ni Wayne sa braso si Mike. Loko ka talaga. Grabe ka naman sa pagiging babaero. Hindi ba pwedeng silang kusang lumalapit sa akin? Napailing naman si Mike. Ewan ko sa'yo. Bakit ba kasi ayaw mo pang tumulad sa akin? Masaya na ako at kontento sa buhay dahil may pamilya na ako. At masasabi kong masarap pala sa pakiramdam na committed ka na. Napakamot ng ulo si Wayne sabay tingin kay Ilora. Agad namang nag-iwas ng tingin si Ilora dahil ayaw niyang salubungin ang nakakatusok na tingin ni Wayne. Gusto ko rin namang maging committed sa isang tao, pero wala eh. Hindi pa dumarating ang tamang babae para sa akin. Pero naniniwala ako na nasa tabi-tabi lang siya. Sambit ni Wayne sabay tingin kay Ilora. Natawa naman si Mike nang mapansin niya ang kanina pa tingin ng tingin si Wayne sa kaniyang sekretary. Habang si Ilora naman ay gusto nang maglaho dahil hindi siya komportable na nandito ngayon sa kaniyang harapan si Wayne. Huwag mong sabihin na pinaparinggan mo ang sekretary ko. Wayne naman, lahat na lang talaga.
Tingnan na lang natin kung papatulan kanyang si Elora. Eh masyadong committed sa trabaho yan. Sambit ni Mike sabay tawa. Ngumiti naman si Wayne. Malay naman natin, hindi ba? At saka, napansin ko lang parang lalong gumanda ang sekretary mo. Well, dati pa naman talaga siyang maganda. Pero ngayon, mas lalo siyang gumanda at mas lalong nakakabighani ang taglay niyang kagandahan. Napatakip ng mukha si Elora. Hindi siya natutuwa sa mga sinasabi ni Wayne. Bagkus ay naiinis siya na kung magsalita si Wayne ay tila ba wala siya sa may tabi at hindi niya naririnig ang pinag-uusapan nilang dalawa. At kung magsalita pa ito ay parang close na close silang dalawa. Napailing na lang siya nang maalala niya ang nangyari sa kanila noon. Tumikim si Wayne. Siya nga pala, napadalaw ako dito upang sabihin sa'yo na pumapayag na akong mag-invest sa kumpanya mo. Well, that's a good news. Sinisigurado ko sa'yong hindi ka magsisisi. Sambit ni Mike, sabay ngiti. Nagpatuloy lang sa pagtitipa si Elora. At talagang itinuon niya ang kanyang mata sa kanyang laptop. Ayaw niyang tingnan si Wayne. Ewan niya ba pero naiinis siya. Hindi na lang niya masyadong inintindi ang pinag-uusapan ng dalawa. Ilang oras din ang naging pag-uusap ng dalawa bago tuluyang umalis si Wayne. Nakahinga naman ang maluwag si Elora sa pag-alis ni Wayne. Napansin ko na hindi ka komportable na nandito si Wayne. May something ba sa inyo noon? Biglang tanong ni Mike sa kanya. Napakurap naman si Elora sabay tawa ng pilit. Wala naman sir, sadyang maharot lang siya. Pero hindi ko naman siya pinapansin. Pagsisinungaling ni Elora. Natawa naman si Mike. Ganyan talaga si Wayne. Palibhasa, gwapo eh. Ginagamit ang itsura sa pagiging babaero. Pero kahit gano'n naman siya, mabait naman siya, lalo na sa kanyang mga pasyente. Ngiti na lang ang isinagot ni Elora. Ayaw na niya kasing pag-usapan pa nila si Wayne. Napakagatlabi si Elora nang maalala niya ang kaniyang anak. Ngayong nagkita na sila ni Wayne, kailangan niyang mag-ingat upang hindi makita ni Wayne ang kanilang anak. Kinagabihan, halos kalahating oras nang lumipas pero hindi pa rin nakakasakay si Elora pa uwi. Punuan kasi at tila ba mga zombie ang mga tao sa bibilis nitong sumampa sa jeep. Hay, kainis naman. Miss ko na si Raven. Mahinang bulong ni Elora sa kaniyang sarili. Nagpalingalinga naman si Wayne. Hinahanap ng kaniyang mata si Elora. Sakto kasi ang pagdating niya sa kumpanya ni Mike dahil inaabangan niya talagang makauwi si Elora. Napangisi na lang siya nang makita si Elora. Kaagad siyang naglakad palapit kay Elora at saka bigla na lang itong niyakap. Nagulat naman si Elora kaya naitulak niya si Wayne. Nanlaki ang mata ni Elora nang makita niya ito. Wayne? Ano sa tingin mong ginagawa mo? Sira ulo ka ba? Inis na sabi ni Elora sabay hawi ng kaniyang buhok. Ngumisi naman si Wayne. Mas maganda ka pala kapag nagagalit ka. Hindi mo ba ako na-miss? Ako kasi, miss na kita. Para kang bula na bigla ka nalang naglaho. Nang magpunta ako sa inyo, wala ka na pala. 3 taon din tayong hindi nagkita. Napakurap si Elora. At bakit ka naman nagpunta sa bahay? Anong kailangan mo sa akin? Tapos na ang deal nating dalawa. Nakuha mo naman ang kabayaran sa ginawa mong paggamot sa mama ko. Pilyong umiti si Wayne. Lumabas ang mapuputi at pantay-pantay nitong ngipin. Agad namang nag-iwas ng tingin si Elora dahil tila ba naakit siya sa pagngiti ni Wayne. Gusto kitang makilala ng lubusan, Elora. Maniwala ka man o hindi. Hinanap-hanap kita simula nang may mangyari sa atin. Ewan ko ba kung bakit. Hindi lang kita nabigyan ng panahon para hanapin dahil naging busy ako sa ospital. Pero tingnan mo ngayon, tadhana nang gumawa ng paraan para magkita tayong dalawa. Seryosong sabi ni Wayne. Umirap naman si Elora. Ayaw niyang maniwala sa mga sinasabi ni Wayne dahil alam niyang babaero ito at magaling sa mabubulaklak na salita. Alam mo Wayne, huwag ako. Masyado akong busy sa trabaho ko kaya ayoko ng lalaki sa buhay ko. At isa pa, gusto kong umangat-angat sa buhay kaya huwag ka nang magpa-epal pa dyan. Sabi ni Elora sabay talikod pero hinawakan siya ni Wayne sa braso. Hinatak siya ni Wayne at idiniin ni Wayne ang kaniyang sarili kay Elora. Napalunok si Elora dahil isang dangkal na lang ang layo ng kanilang muka. Kaunting galaw lang
ay magtatagpo na ang kanilang mga labi. Ngayong nagkita na tayong muli, Ilora, asahan mong guguluhin ko ang buhay mo. Ngayon lang ako nagka-interest sa isang babae, kaya gusto kong makilala ka ng lubusan. Sabi ni Wayne, sabay ihip sa tenga ni Ilora. Kinlabutan naman si Ilora. Napangiti si Wayne dahil doon. Ano ba? Sigaw ni Ilora sabay tula kay Wayne. Kaagad na tumakbo palayo si Ilora. Nakangiting sinunda ng tingin ni Wayne si Ilora na nagmamadaling sumakay ng jeep. Oh, Ilora, ano bang meron sa'yo? Bakit ba bigla na lang ako nagkaroon ng interest sa'yo? At tila ba naakit ako sa iyong inosenteng mukha? Bulong ni Wayne sa kaniyang sarili. Sumunod na araw, nagulat na lang si Ilora nang biglang may humatak sa kaniya. At pagkatingin niya, si Wayne ito. Ano ba? Bitawan mo nga ako! Sigaw ni Ilora habang nagpupumigla siya. Pero hindi nakinig si Wayne. At dahil lalaki si Wayne, mas malakas siya kay Ilora kaya naman na ipasok niya ito sa kaniyang sasakyan. Kaagad niyang pinaandar ang sasakyan niya. Ano bang problema mo? San mo ba ako dadalhin, ha? Gigil na sigaw ni Ilora. Mahinang tumawa si Wayne. Wala akong ibang gagawin sa'yo. Gusto ko lang na makasabay kang kumain. Hindi mo kasi pinapansin ang mga text chats at tawag ko sa'yo. Bakit ka ba ganyan? Hindi ka ba masaya na ang isang gwapong katulad ko ay nagkaroon ng interes sa'yo? Asar na tumawa si Ilora. Ang kapal naman ng mukha mo. Masyado kang gwapong-gwapo sa sarili mo ay mukha ka namang tukmol. Natawa naman si Wayne. Ayos lang. Basta ikaw naman ang magandang babae sa paningin ko. Matalim na tinitigan ni Ilora ang lalaki. Sa mga salita mo, halatang babaero ang galawan mo. Huwag ako, Wayne. Please lang. Tama na kung ano man ang nangyari sa atin noon. Ginawa ko lang naman yun dahil sa isang mabigat na rason. Pero hanggang doon na lang yun. Hindi mo na ako kailanman maaangkin pa. At pwede ba? Huwag kang ang hayok sa babae. Ganyan ka ba talaga? Katawan lang habol mo sa mga babae? Halatang katawan lang habol mo sa akin kaya mo ko ginugulo ngayon. Tumawa naman si Wayne habang nakafocus pa rin sa pagmamaneho. Judgmental ka rin oh. Paano mo naman nasabing katawan lang ang habol ko sa'yo? Sinabi ko sa'yong gusto kitang makilala ng lubusan. Hindi ko kasi maintindihan sa sarili ko kung bakit may mga araw na pumapasok ka sa isip ko at hinahanap kita. At naisip ko na baka kung magkasama tayo, magkaroon ng sagot ang tanong kong yun sa sarili ko. Seryosong sabi ni Wayne nang hindi tumitingin kay Ilora. Napatiimbag ang si Ilora. Hindi na siya umimik pa. Tinuon niya ang kaniyang paningin sa kalsada. Ayaw niyang paniwalaan ang mga pinagsasabi ni Wayne dahil alam niya kung ano talaga ang pakay nito. Na gusto lang talaga ni Wayne na siya ay maangkin at hindi naman hahayaan ni Ilora na mangyari iyong muli. Hindi siya papayag na muli pang guluhin ni Wayne ang buhay niya dahil masay na siya ngayon kasama ang anak nila. Dinala siya sa isang kilalang restaurant ni Wayne. Kanina pa siya nagugutom pero bigla na lang yung nawala. Nawala na ng ganang kumain si Ilora. Ayaw mo ba ng pagkain mo? Tanong ni Wayne sa kanya. Hindi na lang nagsalita si Ilora. Kumain na lang siya para hindi na magsalita pang muli si Wayne. Natapos na lang silang kumain. Walang imik pa rin si Ilora. San ka ba nakatira? Iyahatid na kita. Sabi sa kanya ni Wayne. Hindi na. Kaya kong umuwing mag-isa. Pagmamatigas ni Ilora. Bumuntong hininga si Wayne. Gabi na. Wala na masyadong jeep. Baka matagalan ka pang makasakay. Pinandilatan siya ng mata ni Ilora. Kasalanan mo kasi to. Kung hindi mo sana ako sapilitang dinala dito, kanina pa ako nakauwi. Kaya nga ihahatid kita sa inyo, di ba? Kaya halika na. Huwag ka nang magbatigas pa dyan. Kapag nagbatigas ka pa, dun kita sa kondo ko dadalhin. At alam mo na ang gagawin ko sa'yo. Pananakot sa kanya ni Wayne. Napakurap naman si Ilora. Kainis talaga? Gigil na wika niya at saka sumakay na sa sasakyan ni Wayne. Natawa na lang si Wayne. Nag-isip kagad ng palusot si Ilora kung sakaling makita ni Wayne ang anak nila. Saglit lang ang naging biyahe nila. Kagad na bumaba ng sasakyan si Ilora nang makarating sila sa inuupahan nila ni Barbie.
Bumuntong hininga na lang si Wayne habang nakasunod ang tingin kay Ilora. Ginabi ka na. Bakit ngayon ka lang? Kanina ka pa hinahanap ng anak mo. Alam niya kasi ang oras ng uwi mo. Bungad sa kanya ni Barbie. Pabagsak na naupo si Ilora sa sofa. Pagkatapos ay napahawak siya sa kaniyang sentido. Ginugulo na ni Wayne ang buhay ko. Hindi ko alam na pinsan niya pala si Mike, na boss ko. Panimula ni Ilora. Ha? Paano yan? Gulat na sabi ni Barbie. Ang naisip ko ay palabasin natin na ikaw ang mami ni Raven. Tuturuan ko siya na tawagin kang mami at ang itatawag niya sa akin ay tita. Sabi ni Ilora, sabay tingin sa kaniyang kaibigan. Napangiwi naman si Barbie. Gaga ka. Hindi mo dali yun lalo na't bata yan. Hindi mo basta-basta matuturuan niya na tawagin akong mami dahil alam niyang ikaw ang mami niya. Napatakip ng mukha si Ilora gamit ang kaniyang palad. Basta! Kailangan niyang matuto. Hindi pwedeng malaman ni Wayne na may anak kami. At saka ayokong maging magulo pa ang buhay namin ni Raven. Masaya na ako kung anong meron kami ngayon. Eh bakit ba kasi ayaw mong ipakilala ang anak mo? Lumalaki na si Raven at magkakaisip na yan. Lalo na kapag nag-aral na yan. Siyempre magtataka siya kung bakit wala siyang daddy. Aasa rin siya ng mga kaklase niya. Hindi ka ba naaawa sa anak mo? Mariing napapikit si Ilora. Sa totoo lang, hindi ko alam ang gagawin ko. Naawa ako sa anak ko, syempre. Pero kasi, hindi pa ako handa eh. Ayoko pang makasama siya. At saka, ayokong malait ng mga tao. Kumunot ang noo ni Barbie. Malait? Bakit ka lalaitin? Syempre, kilalang tao si Wayne. Malamang. Sasabihin ng mga taong nakapaligid sa kanya, lalo nang ng mga nagkakandara pa sa kanya na pera lang ang habol ko sa kanya. Alam mo naman ang mga tao, kapag nagsamang mayaman at mahirap, sasabihin agad niyan, pera ang habol ng taong mahirap. Baka isipin pa nga ng iba na sinadya kong magpabuntis para makakuha ng pera kay Wayne. Paliwanag ni Ilora. Napakamot naman ang ulo si Barbie. May punto naman kasi ang kaibigan niya. Sa panahon kasi ngayon, maraming tao ang mapanghusga at mapangmata. Samantala, nakatitig lang si Wayne sa picture ni Ilora sa social media nito at hindi niya napansin na matagal na pala siyang nakatitig doon. Ilora, ano bang meron sa'yo? 3 taon nang lumipas pero bakit sa panahong yun? Sumasagi ka sa isipan ko. Bulong ni Wayne sa kaniyang sarili. Sumunod pang mga araw, nagpatuloy si Wayne sa pangungulit kay Ilora. Talagang namimilit siya na ihatid pa uwi ito. Ano bang problema mo ha? Bakit ayaw mo ba akong tantanan? Inis na sabi sa kanya ni Ilora. Mahinang natawa si Wayne. Ikaw ang may problema. Bakit ba bigla na lang kitang naiisip? Anong ginawa mo sa akin? Ginayuma mo ba ako? Niminsan hindi ako nagka-interes sa mga babaeng nakatali ko. Hindi ko sila naiisip. Pero bakit ako sa'yo? Anong mahika ang ginamit mo? Asar na tumawa si Ilora. Ano bang mga pinagsasabi mo ha? Wala ka bang magawa sa buhay mo kaya kung ano-ano ang mga lumalabas sa bibig mo? At bakit naman ako gagamit ng gayuma para sa'yo? Hoy, nasisiraan ka na ba ng bait? Wala akong gusto sa'yo o ano paman. Kung ano man ang nangyari sa atin nun, wala lang yun. Dahil lang yun sa kailangan kong maipagumot ang mama ko. Pero nang araw na yun, wala akong naramdaman na kahit ano sa'yo. Hindi mawari ni Wayne sa kaniyang sarili pero bigla na lamang siyang nakaramdam ng kirot sa kaniyang dibdib. Hindi niya maintindihan kung bakit niya naramdaman yun ang sabihin ni Ilora na wala lang sa kaniyang nangyari sa kanila noon. Na wala siyang nararamdaman na kahit ano. Grabe ha, kung makapagsalita ka, parang hindi ka naman nag-enjoy ng gabing yun. Sabi ni Wayne, sabay tawa. Hindi naman talaga! Nanlalaking matang sabi ni Ilora. At bakit naman ako mag-i-enjoy ng gabing yon kung hindi ko naman talaga gustong ibigay ang sarili ko sa isang ekstranghero? Walang ka-enjoy-enjoy sa gabing yon. At alam mo ba, kung meron lang ibang paraan para maipagamot ang mama ko, hinding-hindi ko gagawin ang bagay na yon. Pero no choice ako, kaya ayun, nangyari na. Pero sana lang, tigil-tigilan mo na ako dahil hindi na ako natutuwa. At saka bakit mo ba ako hinahatid? Hindi ko naman kailangan ng paghatid mo dahil sanay naman akong umuwing mag-isa. Mahabang pagbubunganga
ni Ilora. Sumeryoso ang mukha ni Wayne. Bakit ka ba ganyan sa akin, ha? Bakit parang galit na galit ka sa akin? Ano bang ginawa ko sa'yo na kinagagalit mo ng ganito? Gusto ko nga ng closure, diba? Pero ikaw tong galit na galit dyan. Hindi kita maintindihan. Umirap naman si Ilora at saka mabilis na naglakad papalayo. Hinabol pa siya ni Wayne pero mas binilisan ni Ilora ang pagtakbo at saka agad na sumakay ng jeep. Naiwang bumuntong hininga si Wayne. Ano bang problema ng babaeng yun? Bakit ba galit na galit siya? Naguguluhang tanong ni Wayne sa kaniyang sarili. Sumunod na araw, naisipang lumabas nila Ilora at Barbie kasama si Raven. Ibibili kasi ni Ilora ng damit at mga laruan ang kaniyang anak. Mommy, kapag po, kukonti na lang ang pera po ninyo, kahit isang toy lang po okay na sa akin. Sabi ni Raven, sabay ngiti. Hinawakan ni Ilora sa muka ang kaniyang anak. Kahit 3 toys pa na kang ibili ko sa'yo ay ayos lang. Huwag kang mag-alala. May sapat pang pera si Mommy, okay? Kaya huwag ka na mag-worry pa dyan. Nagsimula nang maglakad sina Ilora. Mahigpit na hinawakan ni Ilora ang kamay ng kaniyang anak. Saktong palabas naman si Wayne ng isang store ng mamahaling damit. Nangunot ang mata niya nang makita si Ilora. Mabilis ang ginawa niyang paghakbang para sundan sina Ilora. Ilora, bakit may kasama kang bata? Wika ni Wayne sa sarili. Hindi niya makita ang mukha ng bata. Nagtungo sa bilihan ng laruan sina Ilora. Nagpatuloy pa rin sa pagsunod si Wayne. Mommy, gusto ko po nitong mga cars. Please, Mommy. Wika ng bata, sabay turo sa mga laruan. Nanlaki ang mata ni Wayne. Mommy, meron ng anak si Ilora? Pero sino ang ama? Bulong ni Wayne sa sarili. Mabilis na nagtago si Wayne sa isang tabi nang mapatingin sa pwesto niya sina Ilora. At pagkasilip niya, wala na roon sina Ilora kaya agad siyang naglakad para hanapin ang mga ito. At nang makita niya ito, namilog ang mata ni Wayne nang makita niya ang mukha ng batang lalaki. Tila ba mukha niya ito noong maliit pa siya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Wayne. Bigla niyang naalala ang gabing ang kining niya si Ilora. Ilang beses siyang hindi gumamit ng proteksyon. Huwag mong sabihin, nagkaroon kami ng anak ni Ilora? Pero, posible nga kaya yun? Mahinang usal ni Wayne. Kinuha niya ang kanyang cellphone at saka mabilis ang kinuhanan ng picture ang batang kasama ni Ilora. At pagkatapos ay nagmamadaling umalis si Wayne. Nagtungo siya sa opisina ni Mike. Nagulat naman si Mike sa biglaan niyang pagsulpot. Oh, napadalaw ka. Wala dito si Ilora. Day off niya. Sambit ni Mike sa kanya. Seryosong tumitig si Wayne kay Mike. Alam mo ba na mayroong anak si Ilora? Marahang tumango si Mike. Oo, 3 taon na yata ang anak niyang yun. Lalaki. Pero wala yata ang asawa o kinakasama si Ilora. Sa pagkakatanda ko, ang sinabi niya sa akin ay simula niyang ipagbuntis niya ang anak niya, wala na talaga siyang kinakasama. Hindi ko na matanda ng mga sinabi niya noong tinanong ko siya. Pero sa tingin ko, naanakan si Ilora, tapos tinakbuhan siya ng lalaki. Mariing napapikit si Wayne. Hindi niya mawari sa kaniyang sarili pero iba ang naging pakiramdam niya nang makita niya ang anak ni Ilora. Kaagad na umalis si Wayne. Tumawag siya ng tauhan niya para pasundan si Ilora at bantayan ang mga kilos nito. Nagtungo si Wayne sa kaniyang condo unit at saka hinanap ang kaniyang photo album. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang kaniyang larawan noong bata pa siya. Kamukhang kamukha niyang batang kasama ni Ilora. Malakas na tumibok ang puso ni Wayne kasabay ng paghahabol ng kaniyang hininga. May anak kami ni Ilora? Bulong niya sa sarili. Kinuha ni Wayne ang kanyang cellphone at saka tinawagan ang kaibigan niyang si Jasper. Pinapunta niya ito sa kaniyang kondo para yayaing uminom. Bigla kaya tang nagyayang uminom. May problema ba? Tanong ni Jasper sa kanya. Nagsaling ng alak si Wayne sa kaniyang baso at saka nilagok yon. Naalala mo ba ang babaeng nakatali ko noon? Kapalit ng
paggaling ng mama niya? Si Ilora? Kunot noong sabi ni Jasper. Tumango si Wayne. Oo, nakita ko siya kanina sa mall. May kasama siyang bata. Kinuha ni Wayne ang kanyang cellphone at saka ang photo album noong bata pa siya. Ipinakita niya ito kay Jasper. Pagmasdan mong maigi ang picture na yan, anong masasabi mo? Sa picture na kuha ko sa cellphone ko at dyan sa picture na nasa photo album. Sabi ni Wayne kay Jasper. Tinitigan ni Jasper ng maigi ang dalawang picture. Magkamuka. Eh, ikaw yata to eh. Anong meron sa picture mo nung bata ka pa? Throwback picture ng trip mo ngayon? Mabilis na umiling si Wayne. Hindi. Ang picture na nasa cellphone ko ay ang batang kasama ni Ilora, na anak niya. At ang nasa photo album ay picture ko nung bata pa ako. Nanlaki ang mata ni Jasper. Ano? Huwag mong sabihin, nagkaanak kayong dalawa. Humingang malalim si Wayne. Hindi pa ako sigurado. Kailangan ko pa itong kumpirmahin. Pero hindi ko tatanungin si Ilora. Dahil malamang, itatanggi niya yon. Gusto kong malaman kung bakit niya itinago sa akin ang anak namin. Kung sakaling mapatunayan ko na anak ko nga ang batang yon. Bakit naman kaya nawalang bigla si Ilora? Dahil nalaman niyang buntis siya? At tinago niya to sa'yo dahil sa takot niyang baka hindi mo tanggapin? Sabi ni Jasper sa kanya. Siguro nga, posible yon. Kaya nag-utos na ako ng mga tauhan ko para imbestigahan si Ilora. Para malaman ko kung nagkaroon ba siya ng ibang lalaki o hindi. Wika ni Wayne, sabay buntong hininga. Lumipas pa ang mga araw. Nagtaka si Ilora kung bakit hindi na siya ginugulo pa ni Wayne. Ilang araw na rin itong hindi nagpapakita sa kanya. Siguro nagsawa ng taong yun kakapapansin sa akin. Sabi ni Ilora sa kaniyang sarili habang naglalakad siya palabas ng kumpanya. Ilora! Tawag ng isang lalaki mula sa kaniyang likuran. Seryoso ang mukha ni Wayne na naglakad palapit sa kanya. Oh, nabuhay ka bigla. Bakit ka nandito? Ihahatid na kita sa inyo. Gabi na. Baka umiiyak nang naghihintay sa'yo. Saad ni Wayne habang diretsong nakatitig sa mga mata ni Ilora. Napakurap naman si Ilora. Nagulat siya sa sinabi ni Wayne. Anong pinagsasabi mo dyan? Sinong umiiyak na naghihintay sa akin? Ngumiti si Wayne. Nakita kita sa mall. May kasama kang bata. Sinong batang yun? Tila binuhusan ng malamig na tubig si Ilora. Hindi siya kaagad makapagsalita. Ilora, bakit nakatulala ka na dyan? Ang sabi ko, sinong batang kasama mo sa mall? May kasama ka pang isang babae eh. Sabi pa sa kanya ni Wayne. Nag-iwas ng tingin si Ilora. Si Barbie yun. Kaibigan ko. Kasama ko siya dun sa bahay na inuupahan namin. Kasamang anak niya. Nauutal na wika ni Ilora. Napangiti naman si Wayne. Sa tingin niya kasi ay nagsisinungaling si Ilora dahil nauutal ito at hindi makatingin sa kanya ng diretso. Ah, okay. Bakit magkasama kayo? Nasaan ang tatay ng anak ng kaibigan mo? Sabi ni Wayne sabay taas ng kilay. Napakamot ng ulo si Ilora. Iniwan sila. Naawa naman ako sa kaibigan ko kaya hinayaan ko na siya sa bahay. Matagal ko na rin naman kaibigan yon. Pagsisinungaling pa ni Ilora. Tumangot-tango si Wayne. Ang bait mo naman palang kaibigan. Tara na. Sumakay ka na sa sasakyan ko para may hatid na kita. Hindi magawang makatingin ni Ilora sa mukha ni Wayne. Kinakabahan siya na hindi niya maipaliwanag. Sobrang bilis ng tibok ng kaniyang puso. Pero sa tingin naman niya ay naniwala si Wayne sa mga kasinungalingan niya. Nang makarating sila sa bahay na inuupahan ni Ilora, bumaba rin ng sasakyan si Wayne. Gusto ko sanang pumasok sa bahay na inuupahan niyo, Ilora. Nakangiting sabi ni Wayne sa kanya. Nanlaki naman ang mata ni Ilora. Aha? Bakit gusto mo pang pumasok sa loob? Anong kailangan mo? Tumaas naman ang kilay ni Wayne. Wala lang.
Gusto ko lang makita ang bahay na inuupahan nyo. At saka gusto ko rin makita yung anak ng kaibigan mo. Bigla ko kasing namisang pamangkin ko. Nasa ibang bansa na kasi nakatira ngayon. Napalunok naman si Ilora. Ah, okay. Baka kasi tulog na yung anak ng kaibigan ko eh. Kaya baka hindi mo na rin siya makita. Palusot ni Ilora. Ngumiti si Wayne. Okay lang. Eh di sisilipin ko na lang ang bahay niyo. Teka nga, bakit ganyan ang itsura mo? Parang takot na takot ka na pumasok ako sa loob ng inuupahan niyo. May tinatago ka ba sa loob ng bahay na inuupahan niyo? Mabilis namang umiling si Ilora. Ha? Pinagsasabi mo dyan? At ano naman ang itatago ko? Mahinang natawa si Wayne. Wala ka naman palang tinatago eh. Kaya pwede na ba akong pumasok sa loob? Hindi na nakapagsalita pa si Ilora para pigilan si Wayne. Kaagad na kasing pumasok si Wayne sa bahay na inuupahan nila. Nanlaki naman ang mata ni Barbie nang makita si Wayne. Pagkatapos, lumabas ang isang batang lalaki mula sa kwarto. Mommy! Yay! Nandito na si mommy ko! Sabi ng batang lalaki. Napatingin si Wayne kay Ilora. Mommy? Bakit kanya tinawag na mommy? Kunot noong tanong ni Wayne kay Ilora. Nagkatingin na naman sina Barbie at Ilora. Pinagpapawisan na ng malamig si Ilora. Ah, kasi parehas na mami ang tawag ni Raven sa aming dalawa. Tinatawag niya rin si Ilora na mami dahil nasanay na rin siya. Biglang sabi ni Barbie. Tumangutango naman si Wayne. Oh, I see. Bale, dalawa palaking mami ng batang yan. Sabi ni Wayne at saka pilit na tumawa. Nagkatingin na naman sina Barbie at Ilora at saka sabay na tumango. Oo, parang ganun na nga. Sabi ni Ilora, sabay tingin kay Raven. Mommy? Sino po siya? Bakit may kasama po kayong ibang tao dito sa bahay? Sabi ni Raven, sabay tingin kay Wayne. Gustong magsalita ni Wayne pero walang salitang lumalabas sa kaniyang bibig. Nanatili lang siyang nakatingin sa batang nasa harapan niya ngayon. Kamukhang kamukha niya ito nung bata pa siya. At pakiramdam niya na anak niya ang batang nasa harapan niya ngayon. Lumuhod si Wayne sa harapan ng bata. Ang cute mo namang bata. Pwede ba kitang yakapin? Bigla ko kasing namiss yung pamangkin ko eh. Sabi ni Wayne, sabay ngiti. Tumingin naman si Raven kay Ilora. Mommy, pwede daw po ba niya akong yakapin? Makahulugang nagkatingin ng muli sila Barbie at Ilora. Napalunok si Ilora, sabay tango. Oo, sige. Okay lang yun kasi namimiss niya yung pamangkin niya eh. Tipid nang umiti si Raven. Okay po. Magalang na sabi ni Raven at saka nagpayakap na kay Wayne. Niyakap naman ni Wayne ang mahigpit si Raven at biglang bumilis ang tibok ng kaniyang puso. Pasimple siyang kumuha ng buhok kay Raven at pagkatapos ay kumulas na siya ng yakap dito. Maraming salamat, gwapong bata. Sige na, aalis na ako. Ilora, bye. Sambit ni Wayne at saka nagmamadaling lumabas ng bahay. Kaagad na kumuha ng kapirasong papel si Wayne sa kaniyang sasakyan. At pagkatapos ay inilagay ang buhok na nakuha niya mula sa bata. Rinig na rinig ni Wayne ang tibok ng kaniyang puso. Ito ang gagamitin niya para magpa-DNA test para tuluyang mapatunayan kung anak niya ba talaga ang batang yon. Sumunod na araw, niyaya ni Wayne si Ilora na kumain sa labas kasama si Raven. Napapayag naman niya ito bilang palusot na namimiss na niya ang pamangkin niya. May gagawin kasi siyang plano. Wayne, patingnan nga muna saglit si Raven. Pupunta lang ako sa comfort room. Sabi ni Ilora, sabay tayo. Ngumiti naman si Wayne. Okay, sige. Ako nang bahala. Pagkaalis ni Ilora, kaagad na kinuha ni Wayne ang baon niyang blood lancet needle. Hala, Raven! Ano yun? Turo ni Wayne sa labas. Napatingin naman doon si Raven. Mabilis na tinurok ni Wayne ang blood lancet needle si Raven sa daliri. Hala ka! May dugo sa daliri mo! Biglang sabi ni Wayne. Nagulat naman si Raven. Oh my! Bakit po may dugo? Kinuha ni Wayne sa bulsa ang maliit na blood collection tube at saka pinatak ang dugo ni Raven doon.
mabilis niyang tinakpan yon at saka itinago sa bulsa. Yan, wala na. Okay nang daliri mo. Sabi ni Wayne, sabay ngiti. Ngumiti naman si Raven. Wow! Thank you po, Kuya Wayne! Binayaran na ni Wayne ang pagkain na in-order nila dahil kailangan niyang umalis na. Ilang sandali pa ay bumalik na si Elora at tumikim naman si Wayne. Elora, pwede bang mauna na akong umalis? May bigla kasing tumawag sa akin. Kailangan daw ako sa ospital. Binayaran ko na rin ang pagkain natin. Pasensya na talaga pero kailangan kong umalis. Sabi ni Wayne, sabay tayo. Okay, sige, walang problema. Salamat pala dito. Sabi ni Elora, sabay ngiti. Nagmamadali namang lumabas ng restaurant si Wayne. Mabilis ang ginawa niyang pagmamaneho patungo sa kaniyang ospital. At nang makarating siya doon, nagtungo agad siya sa laboratory para maisagawa ang DNA test. Hindi kasi naging sapat na batayan ang nakuha niyang buhok kay Raven. Kaya kailangan talaga na dugo para mas maging reliable ang DNA test result. Kinakabahan si Wayne habang naghihintay ng resulta. Umuwi muna siya saglit sa kaniyang condo unit para magbihis. At pagkatapos ay tumawag ng nurse. Sinabi nitong may result na ang pinagawa niyang DNA test. Kaagad na bumalik ng ospital si Wayne at nanginginig ang kaniyang kamay nang makita niya ang resulta. Ibig sabihin, anak ko nga si Raven. Wika ni Wayne sa kaniyang sarili, kasabay ng panginginig ng kaniyang laman. May anak kami ni Elora. May anak kami. Mangiyak-ngiyak na wika ni Wayne. Hindi niya alam kung bakit ang saya niya. Masayang-masaya siya nang malaman niyang nagbunga pala ang gabi nila ni Elora. Kinagabihan, nagtungo siya sa bahay nila Elora. Nagtataka naman si Elora dahil gabing-gabi na nagpunta pa doon si Wayne pero nilabas pa rin niya ito. Bakit? Anong kailangan mo? Tanong ni Elora nang makita niya si Wayne. Hinatak siyang bigla ni Wayne at saka isinandal sa pader. Naguguluhan namang napatingin si Elora kay Wayne. Teka lang! Bakit mo to ginagawa? Anong problema mo? Sabi ni Elora habang nagpupumiglas dahil mahigpit ang pagkakahawak sa kanya ni Wayne. Seryoso ang mukha ni Wayne na nakatingin sa kanya. Sabihin mo nga sa akin ang totoo, Elora. Anak ko ba si Raven? Anak ba natin siya? Nanlaki naman ang mata ni Elora, sabay lunok ng makailang ulit. Ha? Anong pinagsasabi mo? Hindi ba sinabi ko na sa'yo na anak ni Barbie si Raven? Nauutal na sabi ni Elora. Mariing napapikit si Wayne. Huwag ka nang magsinungaling pa sa akin, Elora. Tama ng pagsisinungaling mo. Nagpa-DNA test ako at 99% na nagmatch kami ni Raven. Nagulat si Elora sa sinabi ni Wayne. Nanlaki ang mata niya kasabay ng panginginig ng kanyang kalamnan. Paano mo nagawa sa akin to, Elora? Bakit mo itinago ang anak natin? Bakit mo itinago sa akin ang anak ko? Bakit? Wala ba akong karapatan na malaman na anak ko siya? Anong klase ka? Nanginginig na sabi sa kanya ni Wayne. Nangingilid naman ang luha ni Elora. Paano ka nakapagpa-DNA test? Paano mo nagawa yon? Paano ka nakakasiguro na match kayo ni Raven? Kinuha ni Wayne sa bulsa niya ang kaperasong papel at saka ibinigay ito kay Elora. Agad namang binasa iyon Elora. Nanlaki ang mata niya nang mabasa ito. Tuluyan ang lumuha si Elora. Paano mo nagawang magpa-DNA test, Wayne? Humingang malalim si Wayne. Noong nasa restaurant tayo, pasimple akong kumuha ng dugo sa daliri ng anak mo. Nanlaki ang mata ni Elora. Kaya pala, napansin niyang parang may maliit na sugat si Raven sa daliri nito na parang natusok ng karayom. Uulitin ko ang tanong ko sa iyo, Elora. Bakit mo ginawa ang bagay na to sa akin? Bakit mo tinago sa akin ang anak ko? Sa tingin mo ba, tama ang ginawa mo? Rumagasa ang masaganang luha ni Elora. Hayaan mo muna akong magpaliwanag, Wayne. Magpaliwanag? Bakit? At ano naman ang sasabihin mo, ha? Bakit mo tinago sa akin si Raven? Bakit hindi mo sinabi kagad sa akin? Dahil natakot ako!
sigaw ni Ilora. Kumunot ang noo ni Wayne. Natakot saan? Pinahid ni Ilora ang mga luha niya. Natakot ako na baka hindi mo tanggapin ang anak natin. Mayamang tao ka, Wayne. Kilalang tao ka samantalang ako ay hindi. Isa lang akong hamak na mahirap. Natakot ako na mausgahan ng mga tao. Siyempre, ng mga panahong yun, gulong-gulo ang isipan ko. At saka, kaya lang naman may nangyari sa atin dahil pinagbayaran ko ang ginawa mong paggamot kay Mama. Hindi ba? Gulong-gulo ang isip ko nun. Kaya mas pinili ko na lang na itago ang anak natin. Pinalaki ko siya ng mag-isa. At kung hindi pa ako gumawa ng paraan, hindi ko pa malalaman na may anak pala tayo? Inis na sabi ni Wayne. Mabilis na umiling si Ilora. Hindi ganun yun, Wayne. Sasabihin ko naman sa'yo ang totoo. Sasabihin ko sa'yo na may anak tayo pero sa tamang panahon na. Asar na tumawa si Wayne. At kailan naman ang tamang panahon na yun? Akala mo ba nagsisinungaling ako sa sinasabi ko sa'yo na hinahanapanap kita? Akala mo ba nagbibiro ako sa sinasabi ko sa'yong interesado ako sa'yo? Sa totoo lang, kailan ko lang napagtanto sa sarili ko na may nararamdaman pala ako sa'yo. Simula nang magkita tayo, palagi na kitang naiisip, Ilora. At ngayon, nalaman kong may anak pala tayo. Hindi ka na pwedeng kumawala pa sa'kin. Gusto kong ayusin natin ang pamilyang to. Tumaas ang kilay ni Ilora. Ayusin? Paano natin aayusin kung babaero ka? Mahinang natawa si Wayne. Nagbago na ako, Ilora. Dati libangan ko sila. Pero simula na may mangyari sa atin, ay bigla na lang nawala. Nawala na ako ng interes sa babae. Naging abala ako sa ospital at negosyo. At saka, gusto ko na rin talagang magkaroon ng pamilya. Gusto ko nang bumuo ng pamilya dahil tumatanda na rin ako. At nang malaman kong anak ko pala si Raven, tuwang-tuwa ako. Kaya naman, ayusin natin to, Ilora. Para naman, lumaki ang anak natin, nabuo ang pamilya niya, na mayroon siyang mami at daddy. Bumuntong hininga si Ilora. Paano naman ako makakasiguro na magiging buo ang pamilya ni Raven hanggang sa huli? Wala na sa plano kong humanap pa ng iba. Baka ikaw, maaari ka pang humanap kasi hindi ba? Sinabi mo sa akin na wala kang nararamdaman sa akin. Pero ako, meron akong nararamdaman sa'yo. Kaya bukas na bukas ay, lilipat na kayo sa bahay ko. Tamang-tama lang pala na bumili ako ng bahay. Ibebenta ko na lang ang condo unit ko. Huwag ka nang magmatigas pa, Ilora. Kung ayaw mong ipakulong kita. Mariing sabi ni Wayne. Namilog ang mata ni Ilora. Ipapakulong? Ngumisi si Wayne. Oo, ipapakulong kita dahil sa ginawa mo sa akin kung sakaling magmatigas ka pa. Kaya bukas pa lang ay mag-impake ka na. Ako nang bahalang magsabi kay Mike ng lahat. Wala nang nagawa pa si Ilora. Dahil sa totoo lang, ay minsan niyang pinangarap na maging buo ang pamilya ng kaniyang anak. Kinabukasan, ay naghakot na ng gamit si Ilora. Binigyan naman ng pera ni Wayne si Barbie bilang reward sa ginawa nitong pag-aalaga kay Raven. Salamat, Wayne, pero ayos lang naman kahit hindi mo na ako bigyan nito. Nahihiyang wika ni Barbie. Ngumiti si Wayne. Tanggapin mo na yan. Reward ko sa'yo yan. Dahil isa kang mabuting kaibigan ni Ilora. At maging tagapag-alaga ni Raven. Natatawang napakamot ng ulo si Barbie. Salamat, Wayne. Hiling ko lang na sana na mahalin mo ng buong puso ang mag-ina mo. Hindi mo alam kung anong paghihirap ang dinanas ni Ilora sa pagpapalaki kay Raven ang mag-isa. Hindi mo naman siya masisisi kung bakit niya tinago ang anak niyo. Huwag kang mag-alala. Mamahalin ko silang dalawa ng higit pa sa sarili ko. Talagang gusto ko na rin magbagong buhay. Sawa na ako sa buhay binata. Panahon na para magbago ako. At saka, wala naman akong sama ng loob kay Ilora. E pinagmamalaki ko pa nga siya dahil hindi niya nagawang patayin ang anak namin. Sabi ni Wayne, sabay ngiti. Umalis na rin kagad sina Wayne at Ilora, kasama ang kanilang anak. Namangha si Ilora sa laki ng bahay ni Wayne. Yay! May playroom ako! Masayang sabi ni Raven dahil mayroon siyang room na puno ng laruan. Ito ang kanyang playroom. Maglaro ka lang dyan, anak. Pinagawain ni Daddy para sa'yo. Sabi ni Wayne, sabay ngiti. Ngumuso si Raven.
Daddy? Ikaw po bang daddy ko? Lumapit si Elora sa kaniyang anak. Oo, Raven. Siya ang daddy mo. Kumpleto na tayo, anak. Nandito na si daddy mo. Yay! Sa wakas, complete ng family ko. Masayang sabi ni Raven sabay yakap sa kanilang dalawa. Nagkatingin na naman sina Wayne at Elora. Mabilis na hinalikan ni Wayne sa labi si Elora. Natawa na lang si Elora habang magkayakap silang tatlo. Ikwento ni Elora ang lahat sa kaniyang ina. Napaiyak ito dahil sa kaniyang ginawa. Isinama na niya ito sa kanilang bahay ni Wayne dahil malaki naman yon. Tuwang-tuwa namang nakipaglaro ang mama ni Elora kay Raven. Ang gwapo-gwapo naman ng apo ko na to. Kamukhang kamukha ng daddy niyang pogi. Sabi ng mama ni Elora. Teka, nasaan pala si Wayne? Tanong nito kay Elora. Nasa ospital pa po eh. Mamaya pa po yun uuwi, ma. Sagot naman ni Elora. Sa pagtira ni Elora sa bahay ni Wayne kasama ang mama niya, tila nawala lahat ang bigat na dala-dala ni Elora sa kaniyang dibdib. Masaya siya dahil sa wakas, natupad ang pangarap niyang mabuo ang kaniyang pamilya. Nag-resign na bilang sekretary ni Mike si Elora. Siya na kasi ang pahahawakin ni Wayne sa iba niyang negosyo. At habang tumatagal ang pagsasama nilang dalawa ni Wayne, unti-unting minahal na ni Elora si Wayne. At mas lalo namang nahulog sa kanya si Wayne. Araw-araw ay ipinararamdam ni Wayne kay Elora na mahal niya ito, pati na ang kanilang anak. Isang buwan ang pinalipas ni Wayne, ikinasal na kagad sila ni Elora para wala na talagang kawala pa sa kaniyang babae. Akala ko pa naman, Wayne, isang sikat na modelo o anak ng mayaman ang mapapangasawa mo. Sabi ng kaibigan ni Wayne na si Lim. Tumawa si Wayne. Akala mo lang yun. Masaya ako na si Elora ang napangasawa ko. Napakasipag, maalaga at mapagmahal. Sus, totoo ba yan? Baka naman kaya siya ganyan dahil may iba siyang pakay sa'yo. Baka mamaya pera lang ang habol niyan sa'yo. Sabi ni Lim, sabay tawa. Eh kung basagin ko kaya yung pagmumukha mo. Wala kang karapatang pagsabihan ng ganyan ng asawa ko. Palibhasa kasi, walang babaeng tumatagal sa'yo dahil diyan sa ugali mo. Hindi ganong klaseng babae ang asawa ko. Kaya itiko mo yung bunganga mo kung ayaw mong basagin ko yung pagmumukha mo. Sabi ni Wayne, sabay alis. Napalunok naman si Lim dahil nakaramdam siya ng takot sa naging itsura ni Wayne na parabang mabangis na hayop itong nakatingin sa kanya kanina. Oh, yan. Bunganga pa. Kung wala ako dito, baka nabasag ng pagmumukha mo. Hindi ganong klaseng babae si Elora. Saksi ako doon. Sabi ni Jasper, sabay iling. Napalunok si Lim. Malay ko ba? Eh halos lahat ng babae ngayon ay ganun na. Basta may pera ang isang lalaki, sasama sila kagad. Talagang gagawin nila ang lahat para makuha ang gusto nila sa isang lalaki. Mahinang natawa si Jasper. Hindi naman porke nangyari sa'yo ang bagay na yon, lalahatin mo ng mga babae. Huwag ganun. Umayos ka na nga ng buhay mo, Lim. Sabi ni Jasper, sabay alis. Naiwan namang mag-isang umiinom si Lim. Lumipas pa ang ilang taon. Nagsimula ng mag-aral ang kanilang anak. Hatid sundo nilang mag-asawa si Raven. Ang sweet nyo naman po. Talagang kayong dalawa pang sumusundo kay Raven. Sabi ng guro ni Raven. Ngumiti si Elora. Siyempre po. Gusto talaga namin kaming dalawang susundo sa gwapo naming anak. Natawa na lang ang guro ni Raven. Nagtungo silang tatlo sa isang kilalang kainan. Palaging ganoon ang ginagawa nila. At pagkatapos ay iyahatid nila sa bahay ang kanilang anak para bantayan ng mama ni Elora. Dahil babalik pa sa ospital si Wayne, habang si Elora naman ay iti-check ang kanilang mga store kung saan ito ang kanilang negosyo. I love you, mahal ko. Nagpapasalamat ako dahil ikaw ang babaeng nabuntis ko. Tama lang palang ginawa kong hindi gumamit ng kondom ng araw na yun. Sabi ni Wayne, sabay tawa. Humagikik naman si Elora. Loko ka? So talagang sinadya mo kong buntisin? Nagkibit balikat si Wayne. Siguro, dahil nararamdaman ko na ikaw ang babaeng pakakasalan ko ng araw na yun. Kaya siguro,
naisipan kong huwag nang gumamit ng proteksyon. Inirapan siya ni Ilora. Huwag ako. Talagang nagpapalusot ka lang dyan. Hinapit ni Wayne sa bewang ang kaniyang asawa. At pagkatapos ay mahigpit niyang niyakap ang pinakamamahal niyang asawa. At nangakong siya lang ang mamahalin niya sa habang buhay. Wakas. Samantala, abala si Barbie sa pag-bake ng cake. Ang pera kasing ibinigay sa kanya ni Wayne na ginamit niya para makapagpagawa ng store kung saan pagtitinda ng mga cake at iba pang dessert ang gagawin niyang negosyo. Habang abala sa pag-bake ng cake si Barbie, may isang lalaki ang duguan na bumagsak sa harapan ng store niya. Nanlaki ang mga mata ni Barbie nang makita ang lalaki. Hala, bakit may dugo ang lalaki dito? Bulalas ni Barbie. Pinilit niyang gisingin ang lalaki pero hindi ito magising. Kaya naman kagad siyang tumawag ng ambulansya. Bea, ikaw na munang bahala dito. Sasama lang ako sa ospital. Sabi ni Barbie sa staff niya. Sumama si Barbie sa paghatid sa lalaki sa ospital. Napag-alaman niyang nasaksak pala ito ng dalawang lalaking sakay ng motorsiklo. Hinolda pala ang lalaking to. Miss, kaano-ano po kayo ng pasyente? Tanong ng nurse kay Barbie. Wala po. Nakita ko lang siyang nakahandusay sa harap ng store ko. Sagot naman ni Barbie. Ilang sandali pa ay nagising na ang lalaki. Marahan itong iminulat ang kanyang mga mata. Napatingin ito kay Barbie. Barbie, sa wakas, nakita na kita. Sambit ng lalaki sa kanya. Kumunot naman ang noo ni Barbie. Ha? Kilala mo ko? Sino ka? Naguguluhang tanong ni Barbie. Ako to, si Miggy. Miggy Fernandez. Namilog naman ang mata ni Barbie. Ikaw si Miggy? Ang kaklase kong uhugi nung high school? Bulalas ni Barbie. Abangan ang kwento ni Miggy at Barbie. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin sa inyo ngayong araw. Muli, ito po si Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.